bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Dear Ate Juday, TGIF. Ang bilis! Thank God it's Friday and thank God for every day. Naku, kamusta po ba kayo sa mga oras na ito? Eh, sana po nasa mabuti rin kayong kalagayan, ano, sa awatulong po ng ating Panginoon. Present po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, para po sa ating programa ngayon. At mamaya ha, meron akong inutang, oo, si Coach Veronica Mendoza Padua. Ayan, inutangan ko siya ng isang araw. Ayan, ay in advance ko pala ng isang araw, oo, tama. Kasi Monday, Tuesday natin siya, no? Bago matcha ang ating resident coach, no? So mamaya antabayanan niyo ang pagpapatuloy ng ating topic. Oo, kaugnay sa anything about life, pagdidesisyon, how you see yourself, etc., etc. Pero yan po ay makakatulong para lahat po tayo ay maging positive, di ba? Pero bago tayo lumarga ng lumarga sa unang bahagi po ng ating programa, mga kaibigan, nakodakuan po muna natin ang ating unang segment, ang nasusulat. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Roma 12:7. Yan po ang ating pagmumuni-muni ngayong gabi dito sa ating programang The Ate Juday. Bibilisan na lang ho natin ha, kasi gusto kong bigyan ng mas maraming oras, no? Yung ating pong second part. Ayan, dahil yan eh, maraming impormasyon ang ibibigay po sa atin ng ating resident coach, Veronica Mendoza Padua. Ayun, eto na nga mga kaibigan, nais nating batiin. Oo, lalo ako personal, nais kong batiin ang aming my very precious Judy Antoinette E. Larino. May italaga yun, Estrada ho yun, ha? Happy 14th birthday sa iyo, anak, sa aking unika iha. I love you to the moon and back, whatever, basta I love you so much. Alam mo yan, kahit madalas tayong nag-aaway, kahit na si mami ay minsan I know, naiirita ka na or nag-iimo ka sa akin, pero alam mong mahal na mahal kita, anak, ha? At mommy will do everything and even daddy rin, ano, for you. Ayan, basta ipagpatuloy mo lamang ang iyong paghingi ng pagpapasalamat, no? At paghingi lagi ng awa tulong sa ating Panginoong Diyos. Good na kami dun, di ba? Tsaka syempre tapusin mo yung pag-aaral mo, di ba? Ayan. Happy birthday din today! Oo, kung si Judy ho ay 14 na rin siya ngayon. Happy birthday kay Simon Perez, kay Gabo! Ayan! Si Gabo po yung anak ng ating kasama dito dati, no, na news writer na si Grace Andicho Perez. Ayan. Simon, happy birthday! Kasabay niya si Judy. Si Judy ang, di ba natatandaan niyo may series sa channel to dati? Si Julio at si Julia, yung kambal ng tadhana, o sila yun. Si Julio, si Gabo, at si Julia naman, si si Judy. Kasi sabay ho silang pinanganak. Bagamat nauna umaga ng anak si Grace, no? Kaya, tignan mo, meron pa tayo anak na pa-history dito. Oo, Simon at si Judy naman pinanganak ko ng around 8:08 ng gabi. Oo, dyan sa UST. 14 years ago. Ayan, ako salamat sa Diyos sa aking biggest blessing. At well, oo, mag-aral ka lang mabuti, anak. Yun lang masasabi ko. And I love you ulit. Ayan. At, uy, oo, kahapon pala. Ito naman kasi walang kakibo-kibo. Happy birthday din sa ever gorgeous and ever pretty. Ayan, si Miss Pau Delphine. Pau, happy birthday sa'yo, ha. See you soon. Ayan, si Pau po yung isa sa mga staff po
ng ating kaibigang si DSWD Undersecretary Ninian Taduran. Ayan. Happy birthday, Pao! Kay Kuya Raul, ang ating Patrol 45. Bukas, birthday niya. Happy birthday sa'yo, Kuya Raul. Eh, alam mo na, may papirgin yan sigurado. Ayan. Si Ate Monchet, birthday din next week. Ang dami namang may birthday. Monchet Leranyo, ha, nang mag-usap tayo. At si Kuya Kristen, September. Binroadcast ko na agad eh, no? O, mag-usap tayo, ha, at may anniversary pa rin sila, no? September din. Napakadaming celebration sa pamilya. Very memorable siguro September kay Ate Monchet. Nangialam pa eh. Anyway, mga kaibigan, habol natin tong ilan sa ating... Ay, nais ko muna po salamatan sa aking suit ngayon. Suit talaga, oo. Si Miss Evangeline Pascual, ang aking ever dearest ninang, si Ninang Baleng. Oh, naririnig niyo rin siya ha, sa Echoes of the Heart every Saturday po, 3 to 4 ng hapon. Ha. Bukas meron siya Saturday eh. Thank you so much, Tita Vanjie Pascual, for this. Oh, di ba? Ang bongga. Ganda-ganda ko tuloy. Feeling ko Miss Universe. Ay, Miss World ako. Thank you so much, Nina, and see you tomorrow. Ayan, batiin natin yung ilan sa ating mga angels din, ano? Si Ma'am Ning Abcere de Leon, si Ma'am Tizen Roman, si Kuya Jun Bringula, si Sir Ramon Abadillo, si Ma'am Andrea Jong, si Ma'am Susan Jeronimo, si Angelo at si Mama Emma Redaha, si Ma'am Zoraida, si Ma'am Annette Allegri, si Renel Sacramenil, thank you so much po, si Ma'am Marlene Memaloto, si Kuya Nelson Malinaw, thank you so much, Kuya Nelson ng Virginia, USA. Si Ma'am Aileen Giang Castro ng Dubai, si Sir Martin Aliling ng Imus, Cavite. At nais ko rin batiin si Jessica Alex Cross. Ayan, aking ninong ano. At siya pong chairman ng Governance Commission. Ayan. O syempre, very good choice yan ng Pangulong Bongbong Marcos dahil magaling. Ayan. O, at sa kanyang ever-dearest wife, of course, may ninang Evelyn Quiroz. Ayan. Ingat po kayo lagi, ha? Mga kaibigan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Ayan. Ay, habol ko lang pala si DJ Hansam, no? Huga ng program po ni Tate Rani. DJ, thank you so much for monitoring. Salamat sa iyo, ha? Ayan. And so, eto na nga mga kaibigan, wag po kayong aalis, ha? Ayan po ay unang bagay pa lamang na ating programa. Susunod po kaagad si Coach Veronica Mendoza Padua sa second half ng ating programang Dear Ate Jedi Friday Edition. Ayan. So, dyan lang po kayo. Ilang paalala lamang magbabalik talaga kaagad ang ating programang Dear Ate Jedi. Mga lipas lamang po ng ilang paalala. Ate Juday. Yes, balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday on a Friday. TGIF, thank God it's Friday. And thank God for every day. And thank God for Coach Veronica Mendoza Padua. Coach, good evening! Hello, good evening Ate Juday. Ayan, alam mo ba, absent ako ngayong araw na ito. Absent ka? Gabi naman ang programa natin, charot. Nilagnat ako kahapon. Oo. Nung 12 midnight, nag 38.3 tayo eh. Pero how are you feeling now? Tama ng Diyos, nag-subside na yung fever. Must be the weather, ano? Kasi nakita nyo, minsan sobrang init. Totoo yan. Oo, alam mo naman ang mga bumbo na nating mga medyo nagkakaedad. We're not getting any younger, sabi nga eh, no? Oo, diba? Pero mga listeners natin, paalala, tayo, ayan. Pero at least, okay na okay ka naman na ngayon, Coach. Nag-subside na yung fever sa awa ng Diyos at nag-normalize na naman apart from some body pains. Pero natutuwa tayo kasi kung ito ay flu, upo din ang flu ngayon na mga listeners and viewers, ha? Yes. Hindi naman siya nagtagal sa katawan natin. Kumbaga, kahapon at ngayong umaga, medyo wala ng fever. Okay, very good. At least hindi na tumambay. Oo. Naku, ha? Kahit pa, naku, hindi ka mag-enjoy ng iyong weekend pagka if you're not feeling well, di ba? Marami pa naman tayong mga activities. Ay, oo nga, no? Oo, di ba? Yung ating Rotary. Yes. Sige, Coach, gusto mong i-plug na ngayon siya? Para Oo. Para baka makulangan tayo ng oras. Sige, go ahead. Sige.
September 4, Ate Juday, sa may People's Park, di ba? Oo. Yung sa may, alam ko sa may bandang Bancheto yun eh. Yung part na yun, kung familiar kayo sa Bancheto. Oh, so alam yan, kilala kasi yung Bancheto area eh. Oo. Yeah, 31st anniversary kasi ng Rotary, no? Mm-mm. So meron tayong mga projects doon, nagsisimula ng alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. Teka muna, so, Coach. People's Street, September 4 yan. Yes. Isang araw lang yan. September 4. Sunday. Yeah, ay, tamang-tama. Sunday. Kasi, hakutin nyo na yung pamilya nyo. Doon na kayo mag-bonding. Correct. Diba? Oo. Invite kita, Ate Juday. Sige. Ha? Sige, I'll try, ha? Meron tayong crash to crash back, no? Oo. In coordination with Beth, 7 o'clock po yun. Mm-hmm. Kung kailangan nyo ng free legal consultation, baka naman may bumabagabag sa inyong usaping legal, no? Pwede kayo doon sa aming activity. Ito ay nagsisimula ng 9 o'clock. Kung mahaba na yung buhok nyo at gusto nyo magpa-style ng buhok, no? Uy, ito may mahabang buhok dito, Coach. Salon. Coach, may mahabang buhok dito. Oo nga. Engineer Freddy ka, pwede ka? Ay, naka-duty ka, no? Naka-duty pala siya ng Sunday, Coach. Ay, naka-duty tayo. Baka daw pwede papuntahin mo na lang dito. Okay. Ito ano to? Doon niya ka din eh. Napaka ano na itong si Engineer Fred. Talaga. But it's a care to share your hair for cancer. Yun. Diba? For a cost pa rin ano? Oo naman natin to die. Yes. Meron din tayong business opportunities through process meet 10 a.m. naman yun. Mm-mm. Ito ay in partnership with Rotaract, with Interact of Capitolio and RepC. And of course, the Rotary Club of Pasig Sunrise naman. Mm-hmm. Okay, partner din natin yan. Ito ang Barangay San Antonio, Pasig City at Ray Salon. Huwag niyo pong kalimutan na kung kailangan niyo po yung mga services na ito. Punta lang punta po lang kayo doon. People Street, Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Barangay San Antonio, Pasig City. All for free. Oo. All for free, yes. Opo, opo. Ate Juday, batiin ko rin yung aming... Sige, go ahead, Coach. Ng Science Department, birthday niya kahapon. Ay, Dr. belated happy birthday po. Happy birthday, Dr. Florian. Oo, mag-extend pa yan, Coach, ng kanyang birthday celebration until the weekend. Oo, kasi niya ako kanina. Sabi niya magpapadala sana siya ng food, kaya lang... hindi nga tayo nakapasok kanina, no? Dahil masama nga ating pakiramdam. Right? Oo, sige. Mm-hmm. So, happy to try. Mag-start na tayo. Go ahead, Coach. Mag-start eto na. Tayo. Oo. Mm-hmm. Ang madalas na tinatanong natin sa sarili natin, Ate Julia, no? Gusto ko lang namang tumaya. Oo. Bakit ba? Ang hirap-hirap maging masaya. Mahirap ba talaga? Diba? Ang daming mga tao, lagi nilang tinatanong, gusto ko lang namang sumaya. May mga advertisements pa nga na, di ba tungkol doon, gusto ko lang namang maging masaya. Ganun yung pwede. Bakit ba ang hirap maging masaya, no? Mm-hmm. Ikaw ba, Ate Juday, when was the last time you could say that you're really happy, no? Oh, edi ngayon. Kasi birthday ng anak ko ngayon. Birthday ni Judy. 14th birthday niya. So, dalagang-dalaga na yung happy anak ko. Happy birthday, Judy! Thank you, Tita Veronica. Ako na nagsabi. Oh, diba? Masaya ka naman, Coach, because lumalaking, alam ko naman, kilala ko yung anak ko, no? Oo, na lumalaking may takot sa Diyos, number one yun. Diba? Lumalaking maayos, diba? At, sabi ko nga, yung maging mabuting tao lang sila ng mas maging mabuting tao sila kumpara sa atin. Napakalaking ano na yun, blessing na yun talaga. Totoo. Mm-mm. Actually, Ate Juday, ang problema kasi sa ating mga tao, no, antayin natin mag-worry, no? Ay, totoo. Pag may konting problema, nag-aalala na agad. Ito, malaki. Mm-mm. Nag-worry tayo, pero alam naman natin, wala namang magagawa yung worry natin. Kasi, useless yun, no? What we need is action. Yun. That's minsan, ano gagawin natin. Eh, kasi naman, Coach, no? Masalusin yung problem. Minsan din yung pag-worry mo, nakakadagdag din yun sa
Nakakadagdag sa worry mo, aside from sa sarili mo rin, no? Na sinasabing, nakakapag, may bumubulong sa'yo na gano'n na, oo nga, nakakapagpaana lang nga. Yung mga kasama mo rin, nakapaligid sa'yo na, hala, anong ginawa mo? Naku, dapat may ganyan yan, dapat may ganito yan. Oo, and kaya so, nga diba, kahapon ang topic natin, you should be able to drown the noise. Mm-mm. Dapat marunong ka mag-drown ng noise, yes, outside. You should know how to filter. Oo. Topic natin ng Tuesday, coach, ha? Topic natin ng Tuesday. Baka nakalimutan mo. Bebes lang kahapon. Oo. Yung sabi natin, yes, connect siya, diba? Na to be able to be happy, diba? Dapat from within yan. Yes. Dapat yung state of being mo, and you should be able to drown the noise. But actually, after today, alam mo may study na yung happiness curve daw ay pa-letter U, no? Mm-hmm. Ano ibig sabihin ng letter U? When you're younger, you're most happy, no? As you grow older, when you hit your 20s, 30s, 40s, bumababa yung happiness curve. Ganun ba yun? Yes, ang explanation nila doon is because you're actually preoccupied by family matters, by job. Kasi ito yung time na you're very active in the workplace. Ito yung mga may anak ang maliliit. Dumadami yung concerns mo, no? Exactly. Sa pangunguna ng family mo, diba? Siyempre, pag masyadong maraming stresses sa workplace and sa family life, medyo bumababa din yung happiness curve mo. Nagkakaroon ka din ng ibang issues siguro sa health mo or sa relationship, no? Nasaan kasi yung problem. Remember, Ate Juday, diba, even sa marriage, no? Pagka dalawa pa lang kayo, may mga problems na, pero usually pag yung iba nga, pag nagkaanak, yung mga weak ang marriage talagang naghihiwalay. Yung children are actually glue. Dapat sila ay glue, no? To a couple. Pero minsan, yung anak, pag hindi prepared at hindi matibay ang foundation ng relationship, minsan nagiging cause ng hiwalayan din yan. Kasi like, for example, who would wake up in the wee hours in the morning? Kasi that's additional, hindi siya burden, ha? It's never naging burden mag-alaga ng anak. Of course. Kung tignan as burden, because if you see that as burden, hindi ka mag-enjoy sa pagpapalaki ng anak mo. Let's just say additional task, no? Siyempre, maraming demand dahil basta yan. Marami kang gagawin pa because, of course, baby, hindi naman niya magagawa for himself or for herself. Talagang adults ang maraming trabaho, no? So, yun yung reason kaya nagiging you siya eh. Maraming concerns ng 20s, 30s, 40s. Pero, ang good news, no? Yes. When you hit though your 50s, golden girl, 60s, golden age, ang happiness curve. Talaga ba? Bumabalik ang happiness curve, oo. Kaya yung retirement age, tignan yan ko yung nga. Time na maraming masaya. Alam mo, na-observe ko yan. Pag-retirement? Yes, oo. Okay. Eh baka naman, coach, masaya yung retirement because dun sa work mo, ano ba, hefty ba ang retirement pay? That's one. Whatever kind. Realidad naman din yun eh, di ba? Oo. Siyempre, iba. Empleyado. Correct. Kasi iba naman yung self-employed. Walang retirement yan eh. Right. At mas gusto niya magtrabaho. And normally, the self-employed do things that they really want at interest nila yan, kaya walang retirement yan. And ultimately, happy naman din sila, right? Pero when you're employed, syempre maraming demands to work. When you retire, no, nawawala yun eh. Suddenly, you don't have to wake up early in the morning, you don't have to worry about messages and all. So, tumataas din pala yung happiness curve niya. Ay, wow. Kaya, nakita ko yung mga retired teachers namin pag bumabalik sa school. They look younger. Ay, wow, talaga? Oo. Kasi, diba, parang... Mapapansin mo sa mukha nila. Parang ang fresh nila at medyo light na yung face nila, ano. Probably, yun nga, yung mga stresses sa daily grind...
ay, wala na. And yung work-life balance kasi, even if you're working, you should be able to have or that work-life balance. Importante yan eh. That's what we love about ano jobs na and people na talagang binavalue nila yung work-life balance. Kasi if we don't have like work-life balance, nandiyan yung sobrang stress. Totoo kasi naman. Work-life balance is actually more achievable. Ay, wow. When you retire. Why? Because you now have free reign. Yes. Wala ka ng 8 to 5 na job. Correct. Ikaw na ang magdidikta sa sarili mong oras. Exactly. And most of the time, when you reach that age, yung mga children mo are already working and they have their own life. Grown-ups na. Probably kumbaga. They already have their own families. So ayun, oo. Mag-alaga ka na lang ng mga apo. Ayun nga, sabihin ka sa anak ko, Cheno, may apo ka na, yun ang i-enjoy mo talaga eh, no? Oo. So that's the reason. Kaya sabi nila happiness daw is actually U-curve. So how do you want, why do how to be happy in life? Dapat humaba ang buhay mo. Siyempre. Sikapin mo ma-reach yung retirement age. Sa awat tulong yan ng ating Panginoon, Coach. Oo. Diba? Kaya in the meantime, tayo, Ate Juday, ewan ko, nasa 40s siguro tayo, no? Late 40s. Ay, nagbilang. Nasa 30s and 40s, no? Yeah. Meantime, while we're on the prime and peak ng ating career, you have to take care of yourself, no? Do things that would really make you happy and make you healthy. Very ano ba yun? It's like making the most out of it, kahit na stress ka sa trabaho. Ang stress kasi comes, ano, actually stresses itself, yung mga workload, stressful talaga yan. Ay, stress ka din. A lot of your time. Coach, pero, Coach, may singit ko lang. Uh-huh. Oo, hindi lang yung sa workload siguro, no, may nag-message dito, si Ma'am Nenny. Sabi niya, baka hindi lang sa work, yung kasama mo rin sa work. Yeah, oo. Pero remember what we discussed. Yes. Ay, diba? Sabi natin, you cannot dictate and you cannot predict or you cannot control how others see you or yung reaction nila sa'yo or yung ugali nila. Diba? Ang sabihin mo, bala ka dyan. What you can do is to actually parang guard your reaction. Yes. How do you react? Oo, nga. Yun ang babantayan natin. Paano tayo mag-react sa kanila? Are you the person who's confrontational? A? Are you the person who just let it pass? B? Or are you the praying person? No? C? Or are you the wise person? D? Diba? Kasi yung reaction ko would dictate how you deal with this people. Uh-oh. And part of that is yung value set mo. Ano ba yung values mo? Ano ba yung mga non-negotiables mo? Yes. Yung kasi yung magde-dictate kung paano ka mag-react sa mga tao nito. I agree. So, yun. Yun now, yung workload naman, it's really stressful, of course, by nature it is. Pero, yung reaction mo towards that actually helps or not help, no? In adding or reducing stress. How do, what do I mean by that? Kung marami kang workload, pero ang tingin mo sa workload mo ay waste, I mean, parabang it actually takes all your time, naiinis ka, nabubuisit ka sa trabaho mo. Yung workload itself na already stressful, nadadagdagan. Oo. Kasi but ano yun eh. Keyword, parang, ano tawag dun coach, yung, actually hindi ka sa work eh. Di ba sabi nga natin, I enjoy my work. But sometimes, yes, you do not enjoy your work anymore because may mga ibang factors na pumapasok eh. Like yung boss mo, office mate mo, kung sino man yung nagbo-boss-bossan. Di ba? May ganun, no? Reality check. Ganun talaga eh. Kaya nga, actually, dapat lang talaga, ang tingin mo sa work ay, dapat mahal mo yung trabaho mo eh. Number one. Gusto mo yung ginagawa mo, number two. Yes. Number three, binavalue mo yung challenge. Number four, positive yung take mo dun sa view. Task, no?
Kasi nga. May tao talaga gusto nila na honing skills nila. Ako gusto ko yun eh. No? Nagiging ano, challenge ba sa'yo? Ganon coach, pag no? Pag binigyan mo ako ng something new, gusto ko yun. Kasi Mm-mm. gusto mo aralin yun eh. Ay, no? Ako, coach ako it's din. Stressful at first. Sa una, medyo stressful siya. Pero Uh-oh. When you get the hang of it, kasi binigyan ka naman ng talino ni God. Ani, yes. Diba? Nandiyan, yun yung gift mo. So, bakit naman mo... kumbaga parang hindi gagamitin. Oo, coach. Right? Oo, sabi dito ni Joey C. Hindi ginamit. Oo, Joey C. present. Cherin. Oo. Kumbaga gusto niya rin ng mga challenge. Kaya, oo. Oo. Ganun nga rin eh, di ba yung pinapaliwanag mo. Ako naman personal, yeah. No? Gusto ko rin ng mga... Meron kasi yung mga... Macha-challenge ka eh. Sa kanila, yung something new. No? Pag binigyan ka ng bagong task, you see that as something exciting, something that would make you better. Oh, no? Right. An opportunity to grow. Yes. Dapat talaga yun yung growth mindset eh. Kasi yung perception mo sa gagawin mo has a lot to do with the stress level. Yun. No? Hindi kasi... Baka stress out kasi... Hindi ka naman sa isa ginagawa mo. Hindi, meron ka naman ding coach na sabi ko nga kanina, no? Masaya ka naman sa ginagawa mo. Wala namang perfect activity, right? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. O masaya ka, minsan nalulungkot ka or... Hindi naman depressed, no? Sad lang ng konti. Pero sorry for the term, ha? Nabubwisit ka because may nangingialam. Because may nag-uutos sa'yo na hindi dapat siyang mag-utos. Pero, yan, so pero samang factor... Pasok na factor yan, coach, no? Oo, yung office politics, malakas yan. Ay, ang daming ganyan. Organization, yung office politics. Oo. So, yung how you deal with it. Pero ano mo, Ate Jada, to be very honest, I'm speaking through experience. Oo. So, kasi syempre marami na rin tayong na-encounter, naranasan ganyan. But would you believe that people who play politics, yung mga tao na... experiences mo with people na parang na-betray ka or na-discover mo na ito pa lang taong to sa harap na kangiti pero may ginagawa sa likod. No? Backfighter? Sa likod. Iba pala siya. No? Alam mo, even those kind of experiences is actually an opportunity to learn about people. Yes. And it's actually God, ano rin yan, kahit masama yung experience na yun, take it as God's way of warning you. Kasi if you don't know that, hindi mo alam kung paano ka makikipag-deal sa pero tao. Pero totoo, no? Totoo yan, coach. Pag maiisip mo lang kami, lalo na ako, no? I-share ko lang tong... maikling mula sa aming mga ngaral, no? Sa aming church, no? Sa yung sinasabi ng aming mga ngaral, wala sa atin ang may karapatang gumante. Hayaan mo lang silang gumawa ng kung ano man sa tingin mo masama, sa tingin mo negatibo sa'yo. Hayaan mo lang sila, huwag kang gumante. Ay, ang ganti mo pala'y kabutihan pa rin. Natutuo sa puso't isip mo, ha? Kaya lang, hindi naman siguro, walang kaya lang, coach. Yun lang ang isipin mo. Yun lang ang isipin mong aral na maitatawid sa'yo mula sa ating Panginoon. Hindi ka gagante. Kahit nagigil ka na because ang nature ng tao ganun eh, di ba? Pero huwag mong isipin. Yung sabi mo nga eh, gawin mo ng as in maging challenge sa'yo, di ba? Para mas maintindihan mo talaga kung ano ba. Baka naman di may pinagdadaanan yung tao, di ba? O may anong experience siya na related dun sa ginagawa niya sa'yo, di ba? Malamang medyo ruled by other emotions yung taong yan. Pero that's not for you to know. Ano? Yes. Ang babantayan mo lang ay yung reaction mo. Yung reaction mo. Yung right. Sabi natin na even bad experiences with people provides you with insights on people. No? Mm-hmm. It provides you valuable insights. Kasi yes. At least now you know how to deal. Oo. So, importante yun. Kasi discovering... This thing would make it clearer to you and would help you deal with them better. Paano ba sila mas papakisamahan? At saka mag-iingat ka sa kanila. Oo naman. Tama. Mm-mm. Kung dati, madami kang kwento, ngayon, you limit your parang sharing and to just job. Professional, ano lang. So, wala nang personal. Sabi nga nila, don't get mad, get even. But no,
don't get even, get better. Ah, better, yeah. And best, even you best. Mad, if you get mad and you get even. Ibang magagawa mo, negatibo talaga. Kasi the satisfaction you would be getting when you get even, like that, for example, gaganti ka, temporary na yun eh. Yung happiness na yun, temporary yun, saglit lang yun. After that, wala na. What you do is get wise and it's get where better. your discipline and your control na pinag-usapan natin the past 2 days, no? 2 nights sa coach, no? This week. Di ba yung self-control mo nga eh, di ba? Yun yung laging pinofocus nga natin eh. Kung paano ka magre-react, di ba? Kasi alam mo, yun nga yung sinasabi natin eh. Sa life na to, talagang it's getting harder and harder, di ba, ngayon. Right. Kasit, na lumalabas. Totoo. Because of yung economic situations natin, because of so many pandemic factors, na masyado ng ibang-iba na sa before, marami talagang stresses, modern-day stresses. Right. Pero kaya nga tayo nandito, and kaya tayo tinawag ng humans, is because of our ability to adapt. Mm-hmm. Kaya nga hindi tayo dinosaur, kaya hindi pa tayo extinct. Yung kaya ng dinosaur coach. Di ba? Oo nga naman, ano? Oo. At binigyan tayo ng wisdom, no? Ng ating Panginoon. Mas lang importante, Ate Juday, malinis ang konsensya mo at malinis ka talaga. I mean, what do I mean by that? Uh-oh. You know what you're doing. And yes, sa puso mo, wala ka masamang intention sa tao. That's just very important. Ay, naku. Yan ang pinakamaganda, coach, no? Kahit minsan... Ang pinaka... Pantayan mo lang yung turf mo, Ate Juday. Don't think of other people. Huwag mo na isip-isipin kung ba't ganun siya sa'yo. Mm-mm. Ano bang ginawa hindi, mo sa kanya. Minsan kasi... For you to know. Hindi, minsan kasi, coach, no? Hindi lang sa isang pagkakataon. Minsan, parang feeling mo, ay nananadya na to because ilang beses niya nang ginawa. And maybe nga totoo. It may be true. Nananadya. Oo, nananadya. Because kung anong man gusto niya. Hindi kasi, tignan mo. Sabi rito, coach. Saglit, coach, nakakatawa to. Galing kay Ma'am Zenny. Ano sabi niya rito? Baka mas maganda ka sa kanya or mas magaling pwede ka sa trabaho. Pwede. No? Or? Pwede yun. Hala, si Ma'am Zenny. Pero do not put it in your head. Oo. Huwag mo masyadong ilagay sa utak mo na naiingit siya. Hindi, yan naman ay ano lang. Sabihin mo na lang pero, na... It's a possibility. Possible lang. Oo, probability, di ba? Yung mga... Baka. Baka, di ba? When there's no precedence, wala naman kayong pinag-awayan before, wala ka naman ginawa masama sa kanya, di mo naman siya na-offend. Or maybe... And it happened. Or maybe, coach, you're not even close, di ba? Uy, wala. Oo, pwede rin. Oo, diba? Ay, sorry. That's even worse. You're not even close. Oo, diba? Oh. Maybe because they don't know you that well. Oo, kaya ganun ang... Kaya, pero parang sabi natin? Oo, parang sinasabi nga nila, coach, no, eto na naman, may nagtatype dito. Parang, nakukonsumi ba ako? Kinukonsumi mo ako talaga, no? Parang, ano bang gusto mong mangyari? Di ba may ganun tayo, coach, na minsan na reaction na, no? Kasi... Parang hindi naman sinasabi na puro kabait, hindi mo naman sinusumbat because dapat naman talagang maging mabait, mapagmalasakit tayo sa kapwa natin eh. Especially sa kasambahay natin. Ano? Pero yung mga ganyan na parang eto nakakailan na to, no? Ang pangit ka banding nito eh. Minsan sabihin mo, minsan magandang reaction, coach. Target niya. Para bang naano ka niya, na single out ka niya. Oo. Kaya nga sinasabi minsan, ano? Tawanan mo na nga lang yan. Paborito. Oo, tawanan mo na nga lang yan. Ang dami-daming kasama, pero ikaw ang talagang top. Correct! Oo. Wow, parang nakaka-relate ba ako? Hindi naman. Mula dito lang sa mga nag-text sa atin, ano? At nag-bibigay ng kanilang reaksyon. Pero nakikita ko rin naman yan sa mga ilang pagkakataon. Pag ang puno mabunga, pansinin at binabato. Binabato. Diba? Totoo naman yun eh. Alam mo yung mga adage no natin, yung mga matatanda natin na mga seniors natin, lagi sinasabi yan, ang puno pag mabunga, binabato. Napapansin. Ngayon ang tanong ko sa'yo, would you rather be a puno na walang bunga, na hindi pinapansin, or would you like to actually use God's gift at maging fruitful ka? Yun nga lang ang trade-off, ay maraming tao na nakatingin sa'yo. Ay, do you tingnan nyo lang ako? Diba? Basta wala akong, sabi mo nga kanina. Rather use the gift
given by God. Yes. No, use it for good. Oo. Ngayon po may mga tao na, kasi may mga tao may evil eye talaga. Talagang yung parabang bakit nga may ganun, coach, no? Hindi mo alam kung ano nagtutulak sa kanila. Imaginein mo yun. Eto na ang papel mo. Gusto mo pang kumuha ng isang papel? Maraming yun yan. Maraming offers yan. Pero nakakatawa lang. Pero makakatawa po dyan, Ate Juday, ay yung tao mismo. Pero hindi ka para lumapit sa kanya, tanungin mo, ano bang problema mo sa akin? Because you won't be honest with you. Hindi sila magiging honest sa'yo. You won't be getting the answer. Ito na nga, coach, eh. Di ba minsan, naririnig na lang din natin, alam mo, nagigigil na ako dyan. Ang pangit niyan ka, bonding. Ganda na lang, no? Mm-hmm. Yung iba ayaw na lang nga ating i-confront. Wag na lang. Eh, bakit pa? Di ba? Parang, you do your own thing, I'll do mine. Oo. Maraming tao na tinitignan nila yung things according to their perception. Kasi nangigigil nga sa'yo, nagagalit sa'yo. Kaya ang tingin nila sa lahat ng bagay masama. Pero actually, let time and let God decide. Hindi ikaw ang gaganti sa kanya. Totoo! I agree. Confront these people. Gagantihan mo sila, coach. Gagantihan mo ng kabutihan pa rin. Kill them with kindness. Yes, actually, totoo naman. Mm-mm. Pwede mo naman din i-call out yung action, pero wag yung tao, no? May tao kasi na parang alam mo dun sa statements nila na personal ang attack, hindi na professional. Correct. Personal na yung subjective. Pag personal, nakakatakot yun, coach, no? Oo, subjective nga. Pero you don't know why. Hindi mo they may go deep, diba? It's actually how you react. Yun would make a difference eh. Basta ikaw, wala ka namang masamang iniisip or ginagawa sa taong yon. Pero ganun siya sa'yo. Hayaan mo siya in time. Hayaan mo si God. Let coach, God, no? Sabi si dito, God. Just remain steadfast. Coach, sabi naman dito ni Tina. Ito, galing kay Tina, coach, ng saan kaya to banda? Sa may Caloocan siya eh. Mm-hmm. Sabi niyang ganun, paano coach, kung nakikita ko araw-araw, kung sa trabaho mo nga naman, tapos araw-araw ka din binibwisit. sorry for the for the term buwisit ha. Negative buwisit, pero ito yung tanong eh. Trabaho mo pa, o sa mahirap yan, pero that is something that you cannot do anything about. Yeah. Tina, it's either you change job, no? Or change department, kung talagang hindi mo siya matiis. Kung hindi posible yun, kung minsan nga kasi kung maganda naman yung workplace mo aside from that person, kumbaga yun lang talagang tao. Problema mo. Accept her, parang ganun eh, no? Maliit na part lang siya ng buhay mo. Gatuldok lang yan. Lakong paki. Ganun lang, coach. Minsan may technique kasing tinuturo. Yes. May mga books akong nabasa na pag talagang naiinis ka sa taong yun kasi grabe siya sa'yo. Mm-mm. When you look at the person, imagine that person na parang lumiliit siya sa paningin mo. No, parang ganoon. It's a visual technique. It's a visual technique actually. Okay. Tapos alam mo, Tina, baka naman na God would just like to teach you patience, no? Minsan there's something na kailangan nating matutunan, and one way of doing that, si God nagsend siya ng mga tao. Para yung patience natin ay Matest. Ma-check, di ba? Right. Baka naman, minsan kasi ganun, yung mga taong ito, kahit na medyo naiinis tayo, may lesson silang tinuturo sa atin eh. Tinuturoan nila tayo maging pasensyosa, maging mapagmahal. Mm-mm. Lalo na yung mga taong kahit hirap mahalin. Ay, totoo. Madaming ganyan. Oo. So, siguro sa mga listeners and viewers natin, sa pag di ka makatulog sa gabi because of so many other things, sabi na nila, sa kanta, no, count your blessings instead of sheep. Of course, no? Of course. Sa kanta, maririnig mo, sabi niya, pag maliit na yung bank account mo, balikan mo yung panahon na walang laman ang wallet mo. Or you don't even nga diba? Have a bank account, di ba? Pag masyadong mahirap ang trabaho mo, balikan mo yung time na naghahanap ka pa ng trabaho at walang tumatanggap sa'yo. Eto, coach. So, you just,
Oo, may reaction pa. Last na ito ha, kasi naubusan na tayo ng oras. Ay, natutuwa tayo kasi marami tayong reactions from our listeners. Yes, oo. Sige, keep it coming. Gusto natin yan. Yeah. Eh, kaya lang naubusan na tayo ng oras. Pero last na ito, ang sabi niya ni siguro Racy Panadero, wala akong pake. Okay. Meron din. Actually, binasa ko ho yun ha, binasa ko lang. Oh, hindi, actually Ate Juday, ang pagkakasabi niya lang ay ganyan, wala akong pake. But actually, it's a technique. Ah, okay. Technique yan. Oo, pwede pala, no? Ibig sabihin, wala akong pake, I don't get affected. Uh-oh. That is because probably that person knows herself very well. Kilala niya masyadong technique. Confident ka? Kilala mo ang sarili mo nga. Tama, tinagalog ko lang eh. Wala akong pake. Pag ito, hindi niya pinipersonal ang mga bagay-bagay. Yun. Kahit pinipersonal siya ng iba, she does not take it personally. Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit na ganyan na personal ang attack sa inyo, don't take it personally, you know? Ako, may time na nagagalit ka din eh. Totoo naman. Parang nakakainis na tong taong ito, lagi akong pinag-iinitan. Mm-mm. Pero alam mo, overtime, ganun ang ganun, naisip ko rin, nakakaawa na tong taong to, parang wala na ibang magawa. Ay, sabi mo ba nga, di ba? Favorite ako niyan eh. Favorite ako niyan. Hindi ka na magagalit sa kanya. Maaawa ka sa kanya. Bakit? Ay, totoo hindi naman. Hindi mo nakikita yung blessings mo. Mm-mm. Hindi niya nakikita yung mga magandang nangyayari sa kanya. Oo. Hindi niya nakikita na maraming binibigay na grace sa God sa kanya because masyado siya nakapokus sa ibang tao. Verbal. Nawawala yung opportunity, no? Na para sa ikaka-unlad niya, no? Hindi siya mag-grow kasi ang focus niya ay nasa ibang tao. Ang tingin niya ay nasa ibang tao. Wala sa sarili niya. Mm-mm-mm. Wala sa reflection na ano kaya ang pwede ko pang gawin sa sarili ko para ma-improve ko pa yung sarili ko. Uh-oh. Or paano ko pa kaya mapapaganda itong lugar ko? Naku-coach, teka. Or ano pa ang pwede kong gawin para maging mas masaya ako? Alam mo? Hindi, wala doon yung ano niya, attention niya, nasa iyo eh. Correct. Coach, paano naku, eto nga. Paraan tong taong ito. Oo. So, nawawala yung happiness. Naku, eto na. Coach, ang ganda sana ng talagang usapan natin. Hindi sana maganda na sincheck ko yung mga nag-feedback sa atin, ano? At yung takbo ng ating talakayan. Pero wala na tayong oras. Bukas. Ang bilis. Juday, basahin natin yung mga comments. Sa Monday. Monday, Coach. Oo, akala ko everyday pa rin tayo. Monday, Coach, ha? Yun talaga yung araw mo naman talaga, eh. Kaya nga ating resident coach, ayan. Monday and Tuesday next week, no? At para mapagtutukan natin yung iba pang mga comments kung meron pang papasok after ng ating program tonight, no? Nasa iyo pa yung pagkakataon, take Coach? Take note natin, Ate Juday. Ha? Take note natin yung comments nila para ma-address natin mag-message each other on Monday. Ah, yeah. So, sige. Sa mga listeners and viewers natin, remember to increase your virtues. Pag nararamdaman niyo po na nawawala yung happiness and joy niyo, hanapin niyo yung virtue, no? Kung nadidepress kayo, find joy. Paano ba yung joy? By giving to others, by being generous, no? With your talent, with your time, with your resources, that gives joy. Yun. So whatever is lacking in your life that makes you unhappy, hanapin niyo po yung opposite noon. Mm-hmm. And then you increase your virtues para po maibalik natin yung happiness. Ayun. Na napakahirap ngayong mga panahon ito. Yan, Coach, yung iyong number. Nako, para... Salamat po sa mga listeners natin ha, na nagbigay ng reactions nila at comments nila. Ang number ko po, 0960-611-8051. Ayun. Yes. See you, Coach, ha? Thank you so much sa pagkakataon na pinagbigyan mo kami kahit hindi mo ito araw. Happy weekend at ang wish namin ay maging successful ang inyong event this Sunday dyan sa Rotary Club. Oo. Yes. Basta steadfast lang kayo. Learn to be happy on your own. At huwag isipin ang mga crap. Huwag isipin yung ibang tao. Huwag kayo magpupot sa kanila. Magpupot po kayo sa sarili nyo, sa development nyo, kung paano nyo po maishashare yung talent nyo. Ayun. Oo. Thank you, Coach! Always give back and share your talent. Maraming salamat, Coach. Ingat kayo, ha? Salamat, see you. Salamat sa lahat. Thank you po. Thank you so ingat much. Ingat ka. Get well soon.
Yeah, thank you. Salamat. Ayan po mga kaibigan, ang ating resident coach na si Coach Veronica Mendoza Padua. Inutangan ko siya ng isang araw. Buti na lang pinagbigyan tayo dahil napakaganda ng topic na ishinare niya sa atin ngayon na mga kaibigan. Anyway, naku, nagmamadali na tayo. Huwag overtime na naman tayo. Puntahan na natin ang ating segment na gabay natin. Huwag kayong mga walisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At yan na po nagtatapos ang ating episode for this week only. At ang ating Friday episode, thank God it's Friday. At thank God for every day. Una tigit sa lahat ang ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na makabuo tayo, yay! Ng buong isang linggo dito sa ating programang Dear Ate Juday over DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat din kay Coach Veronica Mendoza Padua. On Monday, magbabalik siya, ha? Monday and Tuesday yung kanyang slot dito sa ating programa, no? At nais nating pasalamatan din ang ating newsroom, ganyan din ang ating social media, of course, sa ating technicals and engineers, Fred Balamala, Daniel Tenko, Jeric Barreto, Engineer Chelo Bingol, Engineer Jun Aguba. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At dahil Saturday, ay mamaya pala, 9:45, pagkatapos nito, no, mga dagdag pong mga mainit na mga balita po ihatid po ni Mara Valle sa pamamagitan po ng news update at syempre at around 10 p.m. to 12 midnight po, musik at balitaan, kasama naman po si Bert Mozo. At dahil Saturday ho bukas, weekend, oo. Obet Peace IZ, magkakita rin po tayo, no? Alas 5 po yan hanggang alas 6 ng gabi. Kasama po si Governor Obet Pagdanganan at ang inyong lingkod. Pagkatapos po naman yan, ang mag-usap tayo na programa po ni Monja at Chris Laranyo. At syempre, Showbiz the IZ on Sunday naman, ha? 9 to 10 a.m. Kasama niya naman po dyan si Jamil Tarayo. Ay, oo, Saturday, bukas din pala, bago yung Obet P. Oo, yung Barangay 882, kasama po si Gilbert Perdez. Kasama din syempre ang ating special partnership with the SM Foundation Incorporated. Ayan, yung kanilang tututukan bukas, no? Kabalikat sa kabuhayan. Wow, ayan. So, I'd like to congratulate in advance ang Team SMFI. Ayan. Sa panguna po yan ni na Tita Neni Regino, si Sir Vic Chan, si na Sir Dolphin, of course, si Sir Royal Ancheta, si, of course, oo, si Ma'am Connie Angeles and everybody in the foundation, kay Ma'am Mate, si Coson, maraming salamat po sa inyo. Ayan, bukas po, antabayanan nyo yan, ha? Alas 4 po yan hanggang alas 5 ng hapon. At pagkatapos nga yan, Obet Pina. Ayun! At dahil dyan mga kaibigan, have a safe and a fun weekend with your family, of course. At nais kong muling batiin ng happy, happy 14th birthday sa aking unika iha, Judy Antoinette Estrada Larino, buong-buo. O si Judy, maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin. Sabi ko nga biggest blessing ko na rin na ang aking anak, di ba? Lalo't nag-iisa yan. Ayan. I love you so much, anak, at mag-aral kang mabuti. Nandito lang si mami, si daddy, at ang mga kamag-anak natin. Lahat ng mga nagmamahal sa'yo, ayan. Para naman, hindi, ayoko umiyak. Oh, emotional din, no? Kasi lumalaki na yung anak mo, di ba? Mga ganyan na. At patuloy kang, wish ko na patuloy siyang gabayan ng ating Panginoong Diyos para ang maging instrumento po, no? Na maparamda, maipakita kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Ayan. Ingat po tayong lahat. Happy weekend po sa inyo. Bye! Dear Ate Juday,